Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, general love reading ito for water sign. Ayan. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, ano po. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay, kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si water sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa mga nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po na subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Maraming salamat po. Start na po natin ang reading. This is for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? So, kung hindi ka aware, meron tayong special channel for water sign ha, Water Sign Philippines. Let's start your reading. Para sa ibang details, check nyo na lang dyan sa description box for personal reading. Nandyan na lang din po. So, let's start. Okay, water sign. Okay, so ang kukunin ko lang ay itong nalaglag. The unexpected income, change, and great fortune. I really like this energy, no? Kasi nagpapakita ito ng tulong, tulong na ibibigay mo. Pero actually, ibigay mo man ito, masusuklian ito na mas maganda. Kasi great fortune, I can see this as blessings para sa'yo. So kung ano man yung tulong na ibinigay mo, ito, I'm not telling this to you na para magbigay ka ng tulong ngayon. But maybe in the past, nito-nito lang, meron ka mga tinulungang tao, especially may kinalaman sa pera. The moment na pinanood mo tong video na to, no, meron ka nang natulungan yung iba sa inyo. Hindi ko sinasabing tumulong ka. Okay. Yung mga tao na nanonood sa akin ngayon na nakatulong na sila, nito-nito lang, nagbigay ka, nagpautang ka, whatsoever, mababalik ito sa'yo with the unexpected income. Unexpected income, ito yung pagtulong na nakikita natin dito. The great fortune, ito yung blessings na dumadating sa'yo. Na hindi man galing doon sa taong yon, pero sa ibang paraan, ibabalik sa'yo. Okay? Ang ganda nun, di ba? The change is here. So, something is going to change sa inyong buhay, water sign. And sabi ko nga, pwedeng may kinalaman ito sa money. I mean, ito medyo mag-ingat lang tayo with a false person. There are people around you na pwedeng hindi nagiging totoo sa'yo with a privileged lady. Anong ibig sabihin na? Hindi ko naman nakikita sila as nagsisinungaling or pinagkakaisahan ka. Hindi naman ganong energy. But rather, there's this friend or best friend energy na malapit sa'yo na completely hindi sila nagiging honest regarding sa emotions nila with the child. Anong ibig sabihin nun? Maybe meron silang mga dinadamdam na problema, mga karanasan or experiences na sa totoo lang kailangan nila ng advice, ng tulong, ng comfort galing sa'yo, pero hindi nila sinasabi ko ano man yung mga pinagdadaanan nila sa ngayon. Maybe hindi pa nila para i-open ito. And I don't know why. Maybe hindi pa sila handang sabihin na although you are his or their friends, yung iba, that's a lot of people, although kaibigan ka nila, maybe hindi ito yung tamang time para pag-usapan nila, hindi pa sila komportable pag-usapan ito. So how about your person? Sino itong person na kakonect mo pagdating sa love? Sino itong person na kakonect mo pagdating sa love for our water sign? Sino itong person na kakonect mo pagdating sa love for water sign? Ah, by the way, may nagpapakita sa akin. It's like botones eh. I don't know kung may mga kailangan ka bang iparepair. Or recently lang, kung ikaw ay mananahe, may nirepair ka. Okay. Especially may kinalaman sa botones. Or may iniisip kang lagyan ng botones. I don't know. Something to do with buttons. Or pagre-repair. Pagtatahe. How about your person? Sino itong person nakakonect mo pagdating sa love? Okay, your person is the high honor. Okay, this person na sasaktan siya. Nalulungkot siya actually. Kasi nagre-ready siya for you. Ine-expect ka nitong person ito with the expectation. I don't know what kind of expectation ba yun. Pagta-travel? Kasi nakakita ko nung pagta-travel dito. Yung iba expectation na may sasabihin ka ba sa kanya? Na ine-expect niya sabihin mo yun sa kanya? Or maybe pagbisita. Yeah, pagbisita. The pathway is here. So, malayo ang tingin ng person na ito kasi hinihintay ka niya. So, this person is really expect
expecting you. Ina-expect niya maybe your message. Or yun nga, kung may kinalaman sa pagta-travel, gano'n, nag-expect ng pagta-travel itong person na ito coming from you. Okay? Anyway, take only what resonates, guys. Ano ang nasa isip mo regarding this person for water sign, please? Ano ang iniisip mo para sa person ito for water sign, please? Spirit guides, angel guides for water sign, please. Anong nasa isip mo regarding your person for water sign, please? The Eight of Wands, maybe you want to contact this person. Gusto mo siyang mag-message or gusto mo magkaroon ng pag-uusap sa inyong dalawa. The Six of Swords, currently you're moving on from something na hindi nangyari sa buhay mo. And sabihin na natin nagdulot ito ng lungkot or some of you're still wishing na mangyari ito even though it's impossible. The Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, energy. Yeah, so nakikita natin na you're walking away from something. Masaya ka sa mga actually sa mga pagbabago na nangyayari ngayon sa buhay mo, pero may parte pa rin sa'yo na gusto mong balikan. Yung iba hindi pa naman ganun kalalim yung connection ninyo nitong person na to, no? Kasi nakikita natin wala naman sa kanya yung anong tawag dito, attention. Hindi mo masyadong binibigyan ng attention or yung pag-iisip mo sa person na ito is hindi naman ganon. Kaya wait lang, medyo mainit. Anyway, so pagdating sa person mo, ano naman nasa isip niya? The Five of Wands and the High Priestess could be dealing with the soulmate. Actually, naiinis siya eh. Bakit? The Wheel of Fortune. Kasi may mga biglaang pagbabago. Maybe biglaang pagbabago ng plano or something na may kinalaman sa connection ninyo na hindi siya natutuwa sa pagbabagong ito. The Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, energy of actually your person is being hurt, nalulungkot. Kasi yung iba, nag-expect itong person na ito, which is hindi naman na-meet yung kanyang expectations, hindi siya natutuwa kasi maaaring yun nga, may mga pagbabago ng plano, may mga in-expect niyang dadating or mangyayari pero hindi mangyayari. Pero nag-expect pa rin yung person mo na mabago, na sana mangyari, na sana kung ito ay may kinalaman sa pagka-travel, sana mag-travel, ganyan. So in-expect ka talaga nitong person na ito, gusto kanya makita. Emotions mo towards your person. Emotions mo towards this person. Spirit guides, angel guides for water sign. Okay, we do have here the Five of Cups. For now, nakikita natin na nalulungkot ka, nasasaktan ka with the Ten of Swords regarding maybe you are also affected doon sa nararamdaman ng person mo. Maaring apektado ka sa nangyayari sa inyo, sa connection na ito. At maaring with the Lovers, Gemini, energy, maybe maganda na yung nagiging connection ninyo nitong person na ito pagdating sa communication, sa connection. Pero yun nga, maaaring may mga plano kasing hindi nangyari na maaaring ikinalulungkot ninyong dalawa. Hindi lang isya yung nalulungkot pagkos pati rin ikaw. The Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, ito yung nagiging emotions ng person mo sa ngayon. Actually, mas nakafocus siya sa mga new beginnings or mga bago nangyayari ngayon sa buhay niya. But honestly, the Sun, nagpakita ito as a reversal. Okay, naramdaman ko that this should be read as a reversal. Nakikita natin yung kalungkutan. Nadadalamhati ang person mo, with the Nine of Swords. Sobrang nasasaktan siya. The Sun is in reverse, so nagpapakita siya ng kalungkutan. At sobrang nalulungkot. Sobrang nalulungkot talaga siya dahil dito sa pangyayaring ito. Na I don't know, maybe may kinalaman nga sa pagbabago ng plano. Or mga ini-expect niya sa'yo na hindi na mangyayari muna sa ngayon. So what will happen in the near future for the both of you? In the near future, we do have here the Four of Cups and the Three of Wands. I don't know, but for some of you, hindi ka na masyadong sure muna regarding the Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. So maybe may kinalaman pa rin ito sa issue ng pagta-travel. More like pagta-travel ang nagiging issue dito eh. So, pwedeng may long-distance relationship connection. So, medyo may problem dyan regarding money. And,
tell me more about water sign. The Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Two of Pentacles, may mga ipa-priority itong person mo, which is may kinalaman sa pera. I can see contracts or maybe meron siya mga trabaho na dadating sa kanya or mga pera na pagdating sa kanya. Like, actually, hindi pera mismo eh, but rather something na may kinalaman sa paggawa ng pera. So, that could be business, that could be work na paparating sa person na ito. At mas magiging priority niya ito. Lalo na with the Justice card, this is all about signing contract. So, nakakita tayo na mas magiging focus ng person mo is how to be successful in the near future. And the Temperance, actually, yung person mo naman is talagang very patient person na kahit maaaring hindi man matuloy itong plano regarding pagta-travel, nandyan pa rin naman siya para hintayin ang pagdating mo. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and hopefully mag-iwan kayo ng like and comment, ha. Ma-appreciate ko po lahat ng yan. I love you all and bye-bye.